which was granted. Walang sapat na ebidensya para kasuhan sina dating Budget Undersecretary at Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, kaugnay ng pagbili ng umano'y overpriced na COVID-19 supplies ng Department of Health mula sa Pharmaly Pharmaceuticals. Yan ang resulta ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong nakaraang taon na inilabas kanina. We undertook all procedures and processes legally and fairly. So, ang sagot ko po dyan sa tanong nyo kay Michael Yang at kay Christopher Lau, insufficiency of evidence. The evidence does not warrant or is not enough for cases to hold. Ani Aglipay, bagamat namamahalan siya sa bili ng gobyerno sa Pharmaly, pasok pa rin ito sa guidelines kaya wala silang nakikitang overpricing. May guidelines po yung ating DBM na ang papalo nga yung sa procurement for this pandemic is yung retail price, hindi yung wholesale price. So in my personal opinion, I may say na dapat nga wholesale price pero hindi ako gumagawa ng batas ng Executive Department, may nakalain nga ng batas na yon. So as long as hindi nababago yun na retail price isusundin, yun po yung sinunod natin na mas mababa sila sa retail price yung Pharmaly by a few pesos. Wala rin daw nakitang mali ang komite sa pagsali ng pondo ng DOH sa PSDBM kahit pinuno na ito ng Commission on Audit. Yung paglipat po ay discretion po ng DOH yan dahil yung mandate po ng PSDBM is for common supplies and na-classify na common supplies po yung mga PPE. Nakukulangan naman ang bayan muna sa resulta ng investigasyon ng komite. Tila kinopya lang daw ng komite ang naunang pag-absuelto ng Pangulo sa mga opisyal nila. Binawi naman ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite ang kanyang botong yes para aprubahan ng committee report matapos ang konsultasyon sa mga kasama sa health sector at makabayan block. Pero dinipensahan ni Aglipay ang committee report nila. Pinresure lang daw si Gaite kaya binawi ito. Ang dapat managot ayon sa komite ang mga opisyal ng Pharmaly Pharmaceuticals na pinakakasuhan ng syndicated estafa. Lumabas daw sa kanilang pagsusuri na niloko nila ang gobyerno na maging kontratista sila kahit kulang sa kwalifikasyon. Pasok daw ito sa syndicated estafa, lalo't mahigit 8 bilyong pisong pera ng bayan ang nawaldas umano ng Pharmaly. Pharmaly obtained and misappropriated funds from the general public amounting to 8.68 billion which resulted to the grave prejudice of the Filipino people. Pharmaly maliciously misrepresented that they possess financial capability and technical capability in order to solicit and win contracts from the government. Upon receipt of the funds, Pharmaly resolved to illegally tamper and misappropriating and swindling public funds that belong to the general public and the Filipino people. From the foregoing, this committee recommends the filing of criminal charges for syndicated estafa against the aforementioned officials of Pharmaly. Iginagalang naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ng ilang opisyal ng Pharmaly ang hatol ng komite. Pero umaasa siyang lalabas na walang sala ang kanyang mga kliyente sa isang patas na paglilitis. Ayon naman sa komite, hindi sapat ang pangapatakaran ng Government Procurement Policy Board para matiyak na may kakayahan ng isang kontratista. Dapat daw suriin ang audited financial statements at credit history ng kumpanya, pati na rin mga dating kontrata. Samantala, sinabi rin ng komite na posibleng managot ang iba pang opisyal ng PSDBM dahil sa pamimeke umano ng mga dokumento na nagpapatunay na pumasa sa inspeksyon ng mga kargamento mula China kahit hindi naman ito nasuri. ICAR is the document that will prove that you inspected, there's nothing wrong, and you inspected it piece by piece and you saw fit that it is in proper order. Pero wala po nangyaring ganun. Inadmit po nila. Admittance po is the ano na eh, doon sila nagkamali, inadmit nila po. Nirekomenda rin ng komite sa Office of the President na magkaroon ng standard requirements para suriin ang kakayahan ng mga supplier. Pinabubuwag rin ang PSDBM dahil hindi nito kailangan dahil may mga sariling procurement at bids and awards committees ang mga ahensya ng gobyerno. Isusumiti pa lang ng komite sa plenaryo ang ulat nito. Pero dahil magkakampanya na, malamang pagkatapos ng halalan na ito mapagbutuhan ng Kamara, saka pa lang ito mapapadala sa mga nabanggit na ahensya. RG Cruz, ABS-CBN News.